May mga taong sadyang yumayabang pag tumaas ang estado ng kabuhayan. Yung parang sila na ang nakakaangat sa lahat, na parang wala nang pagbagsak ang kanilang pamamayagpag. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon. Mga ka-explorer, welcome sa aking munting channel. Meron na naman tayong bagong video na tiyak nakapapulutan natin ng aral. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. So, ano pang hinintay natin? Tara na, simulan na natin! Ito na nga pala ang ikatlong kabanata ng kwento ng buhay ni Joseph at Elna. Natunghayan natin sa dulo ng part 2 na nagkaroon ng di pagkakaunawaan ang magkasintahan dahil sa isang babaeng walang magawa sa buhay. Ngunit, mabilis namang naayos iyon ng magkasintahan at nabalik nila ang masaya at puno ng pagmamahalang pagsasama. Masaya ang magbabarkadang tinapos ang uling araw ng bakasyon ng mga ito. Sa gabing iyon, bago ang araw ng uwian, ay masayang nagdaos ang lahat. Nagpalibot ang lahat sa isang bonfire at masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ang isang buwang bakasyon nila ay parang tumagal na sila ng isang taon sa pakiramdam nila. Nang matapos na ang bakasyon ng mga ito, ay sinama ni Elna itong si Joseph para ipakilala sa mga magulang nito. Hanggang sa sasakyan ay extended ang sayang na darama ng magbabarkada. Natawa silang inalala ang mga pangyayaring nangyari sa loob ng isang buwang bakasyon nila. Pinagtawanan nila si Elna dahil ito ang nagbigay ng kulay sa bakasyon ng mga ito. Wala lang naman iyon kay Elna dahil sanay naman na ito sa tuksuan ng mga kaibigan nito. Nakarating ang mga ito sa kanya-kanyang mga inuuwian makalipas ng 6 na oras na paglalakbay. Ginabi na si Elna at Joseph na makarating sa bahay nito at tulog na rin ang mga magulang nito nang dumating sila doon. Kaya minarapat na lang ni Elna na doon na lang sa bahay nila patulugin si Joseph. Malaki naman kasi ang bahay nito at meron namang kwarto para sa mga bisita nito. Kinaumagahan, habang natutulog pa si Joseph, ay dali-dali itong ginising ni Elna. Dahan-dahan itong pumasok sa kwarto ni Joseph at sinigawan ito. Sa gulat ni Joseph ay bigla itong nagising at akma na sanang tatakbo. Nahimasmasan lang ito nang nakita nito si Elna sa pintuan na tumatawa. At nagsalita ito, "Ano ba naman yan mahal ko? Papatayin mo naman ako sa nerbiyos. Nakakatuwa ka naman tingnan mahal kapag nagugulat ka." At sabay nagtawanan ang dalawa. Sinabihan ito ni Elna na mag-ayos ng sarili dahil ipapakilala niya ito sa parents nito. Nagdali-dali naman si Joseph na inayos ang sarili at na-excite itong makilala na sa wakas ang mga magulang ng mahal nito. Isang oras ang lumipas habang ang ina at ama ng dalaga ay kumakain ng umagahan, ay dahan-dahan ang mga itong naglakad papunta sa mga magulang nito. Hawak-hawak ang kamay ni Joseph ay humarap ang mga ito sa ama at ina nito. At nagsalita itong si Elna, "Ma, pa, si Joseph nga pala boyfriend ko." Sa sinabi ni Elna ay napaubo ang ama nito. "Ikaw talaga pa kahit kailan, joker ka talaga. Maupo nga kayo at kakain muna tayo. Nabulunan tuloy ako sa inyo." Sa sinabi ng ama nito ay nagtawanan ang lahat. Habang sa kalagitnaan ng kanilang umagahan ay nagsalita ang ama ni Elna, "Joseph, sigurado ka na ba dyan sa anak ko?" Sa sinabi ng ama ni Elna ay napatigil si Joseph
at napatitig sa mga mata ni Elna. Sabay sabing, "Oo naman po, sir. Mahal na mahal ko tong anak niyo at iingatan ko siya tulad ng pag-iingat niyo sa kanya. Malaki naman ang tiwala namin sa anak namin at alam ko namang hindi yan siya nagkakamali sa mga desisyon. Basta ingatan mo lang ang anak namin, Joseph, tulad ng pinangako mo." Naging masaya ang lahat at nagkasundo sa umagahan na iyon. Nang matapos ang usapan ng mga ito, ay dali-dali namang umalis ang mga magulang ni Elna papasok ng opisina ng mga ito. Sunod namang umalis si Elna para bisitahin ang mga tauhan sa negosyo nito. Namiss na rin kasi nito ang magtrabaho. Nang dumating ito sa opisina nito, ay sinalubo agad ito ng kanyang sekretarya ng isang masamang balita. Sinabihan siya nitong, "Ma'am, bad news po. Yung isa nating branch ay nagsialisan ang ating mga tauhan. Maganda naman po ang record nila at wala naman ni isa sa kanilang nagrereklamo. Hayaan mo na muna yan. Mamaya ko na yan aayusin. Kamusta naman dito nang wala ako?" "Okay na okay po, ma'am. Maganda ang flow ng sales natin. Yun lang talaga yung concern natin, yung sinabi ko sa iyo." "Oh, sige, ako nang bahala dyan. Ibigay mo lang sa akin ang detalye." Sa sinabi ni Elna ay dali-dali namang sumunod ang sekretarya nito at ibinigay lahat sa kanya ang mga detalye. At dali-dali itong lumabas sa opisina ng amo nito. Sa reaksyon ni Elna ay nagtaka ang mga empleyado nito dahil ang pagkakakilala nila dito ay mabilis itong maerita sa tuwing may marinig itong masamang balita. Ngunit, imbis na pag-usapan nila ito, ay nagpasalamat nila ang mga ito dahil sa pagbabago ng amo nila. Sa kabilang banda naman, habang nasa opisina ito si Elna, ay masaya itong inaalala ang mga panahong magkasama sila ni Joseph. Kinahapunan, pag-uwi nito sa bahay nila, ay nasurpresa ito sa ginawa ni Joseph. Pinagluto niya ito ng paborito nitong pagkain. Masaya ang dalawang nag-uusap habang kumakain ng niluto ni Joseph. Tinanong ito ni Joseph, "Mahal, kamusta naman ang araw mo?" "Ito, mahal, kakapasok ko lang, may problema agad." "Ano yun? Baka may maitulong ako sa iyo, mahal." "Yung isang kasing branch, nagsialisan daw ang mga empleyado at wala namang nagre-reklamo." "Mahirap yan, mahal." "Oo nga, mahal ko. Sige lang, ako nang bahala doon." "May naisip ako, mahal. Ano kaya kung magpanggap akong empleyado doon para malaman natin ang problema?" "Ayos yung naisip mo, ah. Sige nga, gawin natin yan, mahal. Galingan mo, ah." Kinaumagahan ay isinakatuparan na ng dalawa ang plano ng mga ito. Sa umaga ay pumasok agad itong si Joseph sa trabaho nito. Sa unang araw nito sa trabaho ay tinambakan agad ito ng mga gawain. Sa unang araw na obserbasyon nito ay okay naman ang kumpanya ng nobya nito. Ngunit sa ikalawang araw ng pagpasok nito ay marami na itong narinig na bulong-bulungan tungkol sa manager nito. Hanggang isang araw, habang hinahabol ni Joseph na matapos ang mga gawain nito, ay nagulat ito nang meron itong narinig na malakas at galit na boses. "Nasaan na ang report na pinapagawa ko? Ba't ang tagal?" Dahil sa walang sumasagot sa kanya, ay nabaling ang mga mata nito kay Joseph. Ikaw ba ang bago dito?" "Oo po, sir." "Nasaan ang report na pinapagawa ko? Natapos mo na ba?" "Malapit na po matapos, sir." "I need that today." Matapos na sabihin iyon ng manager, ay dali-dali naman agad itong umalis. Sa nakita ni Joseph ay nagkaroon ito ng idea sa kung ano ba talagang problema ang meron sa opisina na iyon. Kinagabihan ay agad-agad niya itong sinabi kay Elna. At sinagot naman ito ni Elna na siya na ang bahala mag-aksyon sa problema para maayos ito agad-agad.
Kinaumagahan, habang papasok si Joseph sa trabaho, ay hindi sinasadyang na-late ito sa pagpasok. Sa pagpasok pa lang ito sa pintuan ng opisina, ay nagulat ito nang makita ang manager nilang galit na galit. At sinigawan ito si Joseph at sinabihang, "Dahil sa iyo, kaya nawala ang investor ko. Ang bagal mong gumalaw. Hindi ka na mabagay sa kumpanyang ito." Hindi na nakapagsalita pa si Joseph sa narinig nito. Nang sa di inaasahan, napapasok din pala si Elna sa opisina nila. Nagulat ang manager dahil wala itong kaalam-alam na darating pala ang amo nito. Tinanong ito ni Elna habang nakatitig kay Joseph. "Ano nangyayari dito't ang aga-aga ay ang iingay nyo?" "Ito po kasing si Joseph, ma'am. Sinayang lang naman ang investor sana natin." Habang nakatitig kay Joseph ay sinabihan niya itong, "Lumayas sa nga dito at simula sa araw na ito ay ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo." Pinigilan ito ni Elna. "Diyan ka lang, Joseph." "Siya nga pala, pumunta ako dito para sa isang importanteng mensahe. Napag-alaman kong may hindi magandang nangyayari dito sa inyo. At napag-alaman ko ding ikaw pala, Mr. Manager, ang pulot dulo ng lahat ng ito. Gusto kong ipakilala sa inyo ang bago niyong manager, si Joseph. Manager na may puso at unawa sa mga tao nito. Sa nangyaring iyon ay labis na napahiya ang dating manager at simula sa araw na iyon ay di na ito nagpakita pa sa kanila. At dito po nang tatapos ang ating kwento. Maraming salamat po.